sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Panot News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Naging matagumpay ng ibang mga syudad, lalo na po ng Metro Manila. Kasi walang plano eh. Di ba? Meron po. Meron pong plano. Ngayon natin natutuklasan. Meron plano yung PRRD. Hindi lang napanduhan dahil Duterte yung mayor eh, sa Davao. Pag Duterte ang mayor sa Davao, pinunduhan nyo, may pagmamalaki ng mga Duterte. Bida na naman ang Duterte. Ayaw nga nilang maging bida eh. Di ba? Okay. Leaders should only say one thing, that it is done. Hindi ko gano'n naunawa. Ulitin natin. Kasi meron pala ako kasi nalagpasan. Ito po, leadership is faithfulness to the oath of office. Binabanatan ito si BBM. Makinig ka, BBM. Leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. Grabe. Leaders should only say one thing, that it is done. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Grabe, direkta na po ito. Ha? Wala nang paligoy-ligoy. Dapat daw, ito po, ha, marami po tayong instances, di ba? Yung bigla nawawala yung ating Pangulo. Bigla nagkasakit na hindi naman natin alam. Minsan, COVID pa mga sakit. Eh. Pero pag kinakailangan na may biglang bisita, wala na COVID. Kasi po, di ba? Pag cocaine po yung motivation mo para magtrabaho, o yun na nagbibigay sa iyo ng motivation para magtrabaho. Sa panonood lang po natin ha, sa pelikula ng Amerikano. Ha. Kasi ang cocaine, sa pang-Amerika yan. Pang mga... Teka muna. Thank you very much. Kay why is it like this? 50 pesos na pangkape. Yung tatlong problema po ng kasalukuyang administrasyon, yung motivated by cash, cocaine or champagne. Paano yung mga bisyo? Wala na po itong ano. Alam po ninyo, wala na po kayong ano. Wala na po kayong lahat na po nagsasabi na. Pangalawa sa pinakamataas na tungkulin. No? Nagsasabi na po. Binabanggit na. Direkta na. Inaakusahan na kayo ng mga katropa ninyo. Naging mga kasama nyo, si Cathy Binag. Ngayon, ang Vice President ng Pilipinas. Leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. Jesus Cordero, makinig ka. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Alam nyo, Kiss, mabuti sinabi to ni BP Sara, no? Nung una, nasyak tayo lahat, di ba? Nung una, we were shocked. Ngayon, bakit mo inatake si BP Sara? Jesus Cordero, bakit ikaw ang isa sa mga unang umatake kay BP Sara? Kayo ni JB, di ba? Pero walang pakundangan, no? Atake ka agad. Hindi ka naman dating ganyan. Pinapakita lang yun, Chis, no? Na ikaw, compromise ka. Yung pagiging Senate President mo, hindi dahil sa ikaw ay ikaw ang pinakamahusay at kagalang-galang ka bilang Senate President. Compromise ka. Nakita namin yan. Una na siya kami. Naghihintay kami ng paliwanag, naghanap kami ng paliwanag. Kung bakit? Walang makitang paliwanag mula sa iyo. Pero yung paliwanag na mula doon sa nagbigay sa iyo, nagpahawak sa iyo ng champagne. Hindi ka tanggap-tanggap. Na kayo magkaibigan, kaya pahawakin ka. Eh official ano 'yun eh. Official ako kahit kaibigan ko, kung nung ako eh sa bagay hindi makukumpara dahil mga first lady ng Pilipinas 'yan, 'di ba? Pambuong Pilipinas ako pangmaliitan lang. Pero pwedeng maging magkaibigan kami, pero pagka official, hindi pwedeng pare tawag niya sa akin, lalo na kung may mga bisita kami.
Pare. Ano? Pare. Sir, ang tatawag mo sa akin kasi, di ba? Nakita mo yung ginawa sa iyo, pinahawak ka ng champagne. Ulitin ko, and most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Compromise eh. Compromise ka. Chis escudero. Yun na lang, yung hindi mo... Wala ka rin, ano, hindi ka nahiya din, no? Na pinaghawak ka lang ng champagne bottle. Hindi ka leader. Ang sinasabi sa'yo ni BP Sara, nag-aangas ka ngayon. Pinupuna mo yung mga sinasabi ko. Bakit? Leader ka ba? Ganyan ba ang leader? Pinaghahawak ka lang ng champagne? Ginawa kang waiter? Hindi ka nahihiya? O yan yung pinupunto sa'yo. Hindi ka ba marunong mahiya? Tapos pupunahin mo siya, Vice President. Lahat ng gagawin mo ngayon, compromise. Bakit? Kaya ang tingin sa'yo, atakdog ka lang. Lahat ng bibitawan mo ngayon, alam ng lahat kung bakit ka umaatake sa Duterte. Hindi ka naman dating umaatake. Dati na bang umaatake sa Duterte yan? Yung unang dalawang taon ba na hindi siya Senate President, umaatake siya? Hindi siya. Kaya questionably, no? Kahit na ano sabihin mo sa amin. Okay, leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Again, we Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Ito pa, isang patama ni BP Sara. Shout out sa JICA, Japanese government, na tumulong sa Davao City. You are the best. Thank you, Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines. Wala bang syukran? Okay. Bakit po niya binabanggit yung JICA? Nakita ko po yun. Nakita ko po yung project ng JICA. Nakita ko talaga kasi kung titignan niyo po, kung mahilig po kayong sumabay-bay sa akin, inano ko yata yan sa may pindot na TV. Hinanap namin yan, yung tunnel. Eh alam, bawal yung mga hapon. Kasi etong mga to, bukang bibig niyo si Sara, pro-China, China, China, China. Bakit may JICA sa Davao? Nagsimula nung mayor siya. Sinimulan trabahuin yung pagbubutas ng pinakamahabang tunnel. Itama nyo lang ko, baka hindi yan yung pinakamahaba. Magiging pinakamahabang channel. Ah, di ba? Eh di nawala na ngayon yung ano nyo, na China, China, China si Sara Duterte. Ibig sabihin, yung isa sa paninira ninyo na magiging probinsya tayo ng China, ayan ang patunay. Yung Japan, na mismong kaalyado, pinakamalaking kaalyado ni US dito sa Asia, kayang makipagtulungan ni BP Sara. Hindi totoo, ha? Hindi totoo na si BP Sara ay magiging Chinese candidate. Kaya pinapakita sa inyo na ganyan ang trabaho ng isang matinong leader. Hindi katulad nung gagawin ka lang taga-hawak ng champagne glass. Parang sinasabi niya, Jesus Escudero, bago mo ko banatan, magpakita ka muna ng sarili mong buto. At yan, hindi mo banat yan. Atakdog ka lang ng mga powers that be. Di ba? Powers that be yan. Parang malapit ka na madagdag. Isa pang ano mo, may kategorya na tayo, di ba? May dalawa kasing politiko na hindi po sila nahihiya. Hindi po nila tinatago na talagang, at proud pa po sila na inatake nila yung mga Duterte. Si Trillanes eh. Ang ganda na sinabi ni Trillanes eh. Sabi ni Trillanes, marami nagsasabi na wala daw akong ginawa kundi naghanap ng testigo para madiin ng mga Duterte. Ano sabi ni Trillanes? Opo, matagal ko nang ginagawa yan dahil gusto kong gusto kong mahuli mga Duterte ng mga ISIS. At least, tapat si Trillanes. Si Rizo Ontiveros po, ano tawag ni BP Sara? Ang babaeng Trillanes. O tama, no? Ang babaeng Trillanes. Wala rin pong ano. Katulad nga ng sinasabi ni BP Sara, hindi rin po nagpipigil, hindi rin po nag-aawat sa kagustuhan nilang pabagsakin yung mga Duterte. Ano sinabi? Hanggat nasa power si BP Sara, malaki ang chance na makabalik. Delikado tayo. May delikado po eh. Delikado tayo dahil malaki ang balak nilang, malaki ang chance na makabalik ang mga Duterte hanggat nasa power. So, talagang gusto nilang pabagsakin yung mga Duterte. Pero mas maganda pang kaaway ang mga yan.
mas maganda pa silang kalaban. Kasi nagsasabi sila ng totoo. Eh, yung nasa gobyerno, tanungin mo si Martin. Tanungin niyo si Martin. Ah, friend, we're friends. Friends daw sila ni Sara Duterte. Pero tignan yung ginagawa sa Kongreso. Dinidiin. Di ba? O ngayon, ano sinabi ni Bato? Di ba? Si kasama talaga si Martin, nila Trillanes. Kumakausap sila ng mga... Ayan, sinabi ni Bato. Mula sa kanyang very reliable sources. Na ayaw niyang pangalanan dahil baka gipitin bago magretiro. Alam niyo yung mga retirado na, hindi niyo na magigipit. Naghihintay lang po yan. Naghihintay lang yung punong-puno na sila. Kami rin, naghihintay lang din. Hintay lang ng hintay. Pero hindi po kami tumitigil na sa paghihintay lang. Dahil 2025 may election. Mm-hmm. Totodo natin yan. Mga ngampanya tayo. Tama. No? Kaya yung nagsasalita na unity, pero dinidiinan nyo yung mga Duterte sa lahat ng pagkakataon. Diyan naman nagsimula yan. Mm-hmm. Sa walang katuturang 125. Okay, yan lang po ang ating topic. Pwede. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.